Alam nyo ba na merong on-site ready-mix concrete? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Magandang araw mga ka-Buildrite. So, pag-usapan muna natin kung ano ba ang nangyayari ngayon kapag konti lang kailangan nating mga ready-mix na concrete, no? Well, number one, ayaw mag-deliver ang mga batching plan sa atin pag medyo konti lang yung requirements natin. And pangalawa, kapag pumayag man sila mag-deliver sa requirements ninyo, ay yung accessibility naman ng transit mixer papunta sa job site. Isa pa, kung ayaw nila mag-deliver and yung mix design ay required ay 3,000 or 5,000, 4,000, medyo mahirap siya ma-achieve. Huwag na natin pag-usapan yung 4,000 or 5,000 kasi ang 4 to 5,000 PSI ay kailangan na talaga ng concrete mix design ng mga batching plat dahil hindi na natin ma-achieve yan sa on-site mix. Tama? Yung 3,000 PSI, though, pwede naman ma-achieve. Medyo mahirap lang. Hindi naman siya imposible. Hindi rin siya madali kasi kailangan na sa ideal condition yung ating mga aggregates at saka yung ating mga buhangin, no? So, I'm sure na-experience siya na yan. Ano pa ba yung nangyari ngayon? Inaccurate din yung gamit ng admixture, no? Sa sakaling gumagamit ka ng admixture, hindi laging tama yung application method or mixing method natin. So, hindi rin natin nakukuha yung tamang design na requirement ng engineer po natin. Ano ba yung advantage and disadvantages ng ready mix at saka ng on-site mix, no? Ayan. So, anong advantages ng ready mix na concrete? So, normally, syempre, yung design can be adjusted. And ma-achieve mo dito yung mga high-strength design ninyo na 5,000, 6,000, or 8,000, ma-achieve natin yon easily. Or even kahit 3,000, easily can be achieved, no? And advantage niya is yung continuous improving. So, napapabilis yung trabaho natin, mas konti yung manpower kasi nadudoon na nami-mix and then pagdating sa atin ay buhos na lang. So, maganda rin yung workability ng concrete natin, no? Maiwasan natin yung mga honeycomb, lalo na pag binubuhusan yung column or yung mga beams. And yung advantage nito ay meron siyang admixture na kasama pag-deliver sa inyo ng ready-mix concrete na supplier. So, ano naman yung mga disadvantages? So, isa sa mga madalas namin marinig at ma-experience ay minsan daw inconsistent yung strength design na ina-deliver ng RMC. Hindi rin siya suitable sa mga maliliit na project dahil paano kung 2 to 3 story house yung tinatayo natin or minsan naman yung accessibility naman, mahirap din. So, mahirap pumunta sa job site, either walang maparkingan or masikip yung kalye or yung accessibility ng buhusan mo kung nasa third floor, second floor, tapos masikip yung project site. So, medyo may challenges. So, ano naman ang advantages ng on-site concrete mix, no? So, anong advantages niya? So, basically, the convenience of being able to make it on-site. Ayan. So, pwede siya sa mga small quantity and yung on-site mix ng concrete ay definitely mas mura compared sa magpa-deliver tayo ng RMC. So, ano ba yung mga disadvantages naman ng on-site concrete? So, well, obviously, hindi niya ma-achieve yung mga high-strength na design na concrete, no? So, yung concrete mix design, hindi niya ma-achieve. So, ang limitation mo, nasa around 3,000 PSI, 4,000 PSI and above, you would need a concrete mix design na normally galing na sa ready mix na concrete, no? Ano pa ba? Yung space na requirement, ayan. So, ang hirap, no? So, laking space na kailangan para mag-on-site mix ka kasi kailangan mo ng buhangin, grabat, tapos yung logistics pa niyan, no? So, syempre, kada order mo, minsan gusto nila isang truck. So, napaka-challenging din nun, lalo na kung masikip yung lugar natin. Kung tatayo mo, 2 to 3 story, medyo challenging ng konti. Isa pa is yung inconsistent yung strength and performance ng on-site mix, no? Kasi, again, we're very dependent sa halo ng worker natin, yung dami ng tubig, dami ng graba. So, hindi naman natin sila mabantayan lagi. So, isa yun sa mga nagkakos ng inconsistent and design. So, wag na natin pag-usapan yung init na or ulan na nababasa yung buhangin or aggregates kasi dumadami yung tubig natin kung moist yung sand natin, right? Or yung graba natin. So, panaglagay na tayo tubig, napaparami. Tapos, minsan naman, yung workability, gusto ng worker natin, dagdagan ng tubig para maging workable. But, alam naman natin lahat
the more na dinadamihan natin yung tubig, humihina naman yung compressive strength ng concrete natin. Alright? So, medyo challenging doon ng konti. Kasi mas konti tubig, mas mataas yung compressive strength. Pero mas maraming tubig, mas workable nga, pero mas mahina naman yung compressive strength. Ayan. Isa pang disadvantage niya normally ay walang gumagamit ng admixture. Ayan. So, kung hindi ka gumagamit ng admixture, marami na wala sa'yo. Kasi yung workability niya, yung strength ng concrete, yung early curing. So, yun yung mga disadvantages ng on-site concrete. Dito sa Buildrite, narinig po namin yung mga needs po ninyo, no? Na paano yung mga projects na sa loob ng townhouse, na or mga bahay na maliit lang yung requirement para sa RMC and then walang gusto mag-deliver sa inyo or sa mga again yung hindi accessible. So at Buildrite we develop a product that is already an on-site ready mix concrete. Ayan. So ang tawag po namin dito ay ReadyCrete 4K or ReadyCrete 6K. So ReadyCrete tinawag namin dahil in short for ready mix na concrete. And then yung 4K naman ay 4,000 PSI at yung 6K naman ay 4,000 PSI. Ayan. So basically, pag sinabi mong ReadyCrete 4K, ay yan yung on-site ready-mix concrete na 4,000 PSI. Yung ReadyCrete 6K naman ay basically yun yung ready-mix concrete na 6,000 PSI na on-site mix. Ayan. So ano ba meron doon sa ReadyCrete? So basically, nandoon na lahat ng aggregates. Nandyan yung sand, nandyan yung semento, at nandyan na rin yung admixture. So, just add water na lang, kumbaga. So, ready to mix na concrete, lagyan mo lang ng water. So, it's not prone sa error ng mga workers natin sa mixing procedure. So, medyo maselan nga lang sa tubig, no? So, you have to be careful in adding water. So, we recommend using a beaker, graduated cylinder, or sana meron ka pitcher na masukat agad. Alright, so for every bag, kung ang kailangan mo na slump ay nasa 3 to 4, you can use 1.5 liters of water. At pag yung slump naman na requirement mo ay nasa 5 to 6, you just add 1.7 liters of water. Ayan. It can achieve enough strength based on requirement. Kunwari, kailangan mo ay 4,000 PSI. Or even kunwari, kailangan mo lang ng 3,000 PSI. At least, using this product can ensure you na ma-achieve mo talaga yung 3,000 PSI strength natin. Okay, so pag kailangan mo 6,000, basically, just use the 6K. Yung ReadyCrete is also fast setting and high early strength. No, after 7 days, you can achieve 2,500 PSI. And then for ReadyCrete 6K, you can achieve 3,700 PSI after 7 days. Ayan, so it's easy to mix and apply. You only need one person to do that. And also cost efficient siya kasi mas konti yung wastage natin. So, less error din sa water cement ratio. So, para maiwasan natin yung bleeding at saka yung segregation. And no need to stack up on gravel, sand, and cement. So, kung maliit yung space nyo, ay ito, makakatulong ng malaki sa inyo. To achieve a volume of 1 cubic meter, you will need around 76 bags of ReadyCrete. Ayan. Ayan. Para more or less alam lang ninyo kung ano ba ang output ng isang 25 kg ng ReadyCrete. Okay, so saan recommended naman si ReadyCrete, no? You can always use this for your footings, sa mga pedestal ninyo, sa mga columns ninyo, and beam, girders, and mga retaining walls. Ayan. So in addition, pwede nyo rin siya gamitin sa mga machine bedding, pwede nyo rin gamitin sa mga pipe and post footings. Recommended din siya for slab repairs around 30 to 50 mm. Pwede ninyo rin siyang gamitin sa mga pools, fish ponds, stepping stones, or mga slope protection.
Ayan, so I hope no, medyo mas naiintindihan na ninyo anong ibig sabihin ng on-site ready-mixed concrete. Ayan, so cost is only a bonus part, no? Achieving the right compressive strength is necessary to build a safe and long-lasting structure. Ayan, at kung meron kayong mga gustong videos na gusto ninyong gawin namin, paki-email lang sa amin or paki-comment lang din ulit or i-message nyo kami sa Facebook Messenger kung ano pa yung mga videos na gusto ninyo na ipalabas namin. Again, this is Derek Tan, magtanong para sigurado.